نحمد الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. انا سوي شيخ قولي لك اتجو بمجيء الكائنات من يعني ماذا اخذ؟ Isso não é uma caída. Mas não é uma caída. Está sendo uma caída. Subhanallah. É como uma cipó. Não. Bada'na dirasat matn الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. في جنة بنيو. متناول وين سوي كده وين المقصة وين المقصود. دموع في الجكاة. نعم. إيه بيت الشيخ تاينا جنة بنيو. أمونا إن جنة تجي كita الدروس المهمة لعامة الأمة. Maka ندرس هذا المتن المبارك متن الدروس المهمة. ما السبب؟ Ang sabi ni Sheikh, may tatulong pangaji untayo ikitab ini. Maka ندرس هذا المتن. May tatulong pangaji untayo ikitab yan. Mana yan? Nah. Lianna tulab wa taib labud an yarji'i ulama. Di maghrib, pariyak kita jelas. Sebab kita itu student, angkat ini student sesuai tuh magbalik siapa ulama, aturan simpang pangaji nila sini. Nah, kata kalau saya. Dalam kalak, bagaimana? Memang yang terkabar ilmu ulama. Kata ini terus penting, tapi lebih umum. Aku pelajar ilmu, bukan dari awam. Kung may magsasabi sa atin na isang tao, hindi na mag-aaral ng kitab na yan. Kasi ako, nag-aaral ako talibol ilmo, so hindi ko na kailangan mag-aaral ng kitab na yan. Bimala, Tiji. Anong sasabihin mo sa kanya? Manyay. Nas'alo, ama may halid duros at muhimah. In ajab, fawa a'lam ng al'aw. Wa ilam yujib. Manakul al'am ahsan min. Sabi niya, tanongin natin siya. Alam mo ba ang nasa libro na ito? Kung alam mo, alhamdulillah, mas may alam ka sa mga taong awam. Pero kung hindi mo alam, mas masahod ka pa sa awam. So, sabi ni Sheikh, patahabar, buksan ang mga sumatala sa'yo, hindi mo na kapag. Ala, mala, tahtaway halidos. Ano yung content ng libro na ito? Ano yung mga napapalaw sa libro na ito? Na. طريقة السلف في حفظ القرآن هذا الأول. التوحيد وما يراد التوحيد الشرك. العلوم الطهارة. الصلاة. آداب الأخلاق. So ang libro ito ay napapalaw sa kanya, unang-una, ang pamamaraan ng salaf sa pag-memorya ng Quran, pangalawa, ang pagtatauhid, at ang kabaliktaran nito, at ito yung shirk, at napapalaw dito yung pagdadalisay, yung tahara, at ang pag-uudo, at napapalaw din dito, pang-apat, yung pagsasala, at napapalaw din dito sa libro ito, ang mga kaugalayan na itinuro ng ating Diyos. الدرس الأول ما يتعلق بحفظ القرآن، ما هي طريقة السلف في حفظ القرآن؟ أمونا ليسون ناتين نقول سا pagmemorya ng Quran. Paano yung pamamaraan ng salaf sa pagmemorya ng Quran? Tatanong siya. Ano yan? Sino may alam sa inyo? Taas? Na. Yahfabo fi kul yom 10 ayat. ويتدبر وينظر في معاني هذه الآيات واستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل فتح الله عليك نعم أم فما مرات السلام سبق بهم وليان القرآن
ay nagmemorya sila araw-araw ng Quran at iniintindi nila ang Quran at isinasagawa nila ang kagustuhan ng Quran. Barakallahu. Yung mga hindi pa nakapagsasalita ng Arabic, no? Walang problema doon. Siguro nahihiya ko kayo sa inyo sa sinasalita ng Arabic. Magsalita kayo ng Tagalog, itatarjuma ko naman sa siya. Ha? Kasi siguro na hindi diyan din naman siguro yung pagtatarjuma ko. Naintindihan niyo ba hindi? Tayo. Summa أخذنا أيضا ولله الحمد ما يتعلق بتعريف التوحيد. من يعرف لي التوحيد؟ At napag-aralan din natin yung kahulugan ng tauhid. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanya ano ang kahulugan ng tauhid? Kahit Tagalog, kahit Kauso. Ah. Ang pagtauhid, sabi ng ating kapatid, ito yung pag-iisa sa Allah SWT sa mga bagay na nararapat lamang para sa kanya mula sa pagka-Diyos ng Allah at pagsasama kay Allah at pag-iisa sa kanya mga magagandang pangalan at magagandang mga katangian. Na, anwa at tauhid ka? Tatanong siya, ilan ang uri ng tauhid? Anwa at tauhid. Isang tauso. Wahya. Tauhid al-Rububiyya o Tauhid al-Uluhiyya o Tauhid al-Asma. Na, ang uri ng tauhid ay tatlo. Unang-una, Tauhid al-Rububiyya. Pangalawa, Tauhid al-Uluhiyya. Pangatlo, Tauhid al-Asma ay wassadat. Na. Ta'rif Tauhid al-Rububiyya. Ma huwa? Anong kahulugan ng Tauhid al-Rububiyya? بأفعاله أو بالخلق والملك والتدبير. نعم. أن توحيد الربوبية أي ساتين كفتيت أي ito yung pag-iisa sa Allah SWT na siya lamang ang naglikha at siya lamang ang nagmamayari sa atin at siya lamang ang nagpapatakbo ng lahat ng ating gawain, ng ating affairs. At isa pa sa mga kahulugan ng Tauhid al-Rububiyya ay pag-iisa o paniniwala natin sa Allah SWT na siya lamang ang nagtika sa ating lahat ayon sa ating mga gawain. At-tani, Tauhid al-Uluhiyya. Pangalawa, Tauhid al-Uluhiyya. Mawa, Ta'rif Tauhid al-Uluhiyya. Ano yung ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiyya? Isang toso. Okay. Ta'rif Tauhid al-Uluhiyya. Ano yung ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiyya? Ang Tauhid al-Uluhiyya, ito yung pagsasamba sa nag-iisang Allah SWT. No? O yung iisahin mo ang lahat yung gawain para sa Allah SWT lamang. Ta'rif Tauhid al-Asma al-Sifat. Anong ibig sabihin ng Tauhid al-Asma al-Sifat? Na. Tauhid al-Asma wa Sifat ito yung paniniwala natin sa lahat ng bagay o sa lahat ng pangalan na ipinangalan ng Allah SWT sa kanyang zat at mga katangian na inilagay ng Allah SWT sa kanyang zat at gayon din ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang pagbabago at walang pag-aalis ng kanyang mga katangian at mga kanyang mga mabubuting pangalan at walang paglalarawan at walang pagbibigay ng halitulad sa Allah SWT. Ayman akad na limada nadros at tauhid. At na napag-aralan din natin kung ang dahilan bakit natin dapat pag-aralan ng tauhid. Manya. Sino meron sa inyo? Mada nadros at tauhid. Na. Kulak na li ajlin. Dahil? Na.
Wala ka na na-adjust. Dahil nilikha na tayo ng Diyos mga tala tayo sa pagtatawid. Wa. Dahil pag-jannah lang wahid. Lang wahid. At wala makakapasok ng paraiso maliban na lamang kung siya'y nagtatawid sa Allah SWT. Wala ka ba Allah SWT ay amal nila bitawhid? At hindi tatanggapin ng Allah SWT ang mga gawain maliban na lamang kung nagtatawid siya sa Allah SWT. Istiqrar al-amn wal-hidayah wa tumanina wa halawat al-iman wa sabi shafa'at al-Nabi SAW kathirat hasanat kathirat sayyat. At isa pa sa makukuha natin, makukuha natin yung peace of mind lalakas ang ating iman at mabubura ang ating mga kasalanan at dadami ang ating kabutihan dahil sa pagtatawid. Walang magsasalita niya sa dito. Nagkukuha natin. Na. أيضا أيضا لو يسألك إنسان يقول لماذا ندرس التوحيد؟ At kung may magtatanong sa iyo ng isang tao magtatanong sa iyo, bakit dati pag-aralan ng Tauhid? Kung natasal, kung aralan ng Muwahid, tanongin natin siya, nagtatauhid ka ba? فإذا عرف التوحيد بما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم فهذا معناه أنه موحد وإذا لم يعرف التوحيد فهذا معناه أنه غير موحد. نعم. kapag alam yung tauhid ayon sa Quran at sa propeta Muhammad at ayon sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayon sa mga pagkakaintindi ng salaf salih, totoong may alam sa tauhid. Ngunit kapag sanungat dito ang kanyang kaalaman sa tauhid, ibig sabihin, hindi siya muwahhid. Okay. Ma huwa al-Islam? Tanong siya, ano ba ang Islam? Yani, law yakul lak insan, hal ant muslim? Pag may nagtanong sa'yo isang tao, nagtanong sa'yo, muslim ka ba? Mana takul? Anong sasabihin mo sa kanya? Takul na, mana muslim? Sasabihin mo sa kanya, ako'y muslim. يقول اشرح لي الاسلام ما هو الاسلام هذا الذي تدعي قد بتتعلم شيء سيو اي اسلام نا تنسابي مو انو تنتاوا مو اسلام تقول له لا ادري اسابي مو بس كان انا ادري ولا اذا هذا معناه انك لست مسلم اذا تعرف الاسلام طيب ايش تبي انت كم مسلم kapag hindi mo alam, kapag hindi mo alam Islam. Ma huwa al-Islam? So ano ibig sabihin ng Islam? Al-Islam huwa, man yani? هو الاستسلام لله بالتوحيد. Ang Islam ito yung pagsusubite sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtauhid. والانقياد له بالطاعه لا بد من طاعه لا معصيه. At pagsusunod sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtaa. والبراءه من الشرك واهله. At paglalayo mula sa gawaing shirk at mga taong nagsisirik. اذا الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. So ibig sabihin ng Islam, ito yung pagsusumiti sa Allah SWT sa pagmamagitan ng tauhid at pagsusunod sa mga kagustuhan ng Allah SWT sa pamamagitan ng magtaa at paglalayo sa gawain pagtatambal at mga taong nagtatambal sa Allah SWT. Al-istislam lillah bit-tauhid wa 'arafna at-tauhid. Ang pagsusumiti sa Allah SWT sa pamamagitan ng Tauhid, alam na natin ang Tauhid kasi napag-aralan na natin yun. Wa al-anqiyad ay labod min at-ta'a la ma'siyah. Na, ang anqiyad ay pagsusunod. Ibig sabihin, dapat natin gawin yung pagsusunod upang maiwasan natin yung mga hindi gusto ng Allah SWT sa kanyang mga propeta. والثالث البراءة من الشرك وأهله. Ang pangatlo, ang paglalayo mo sa mga tao sa gawaing pagtatambal sa gawaing shirk at mga taong at lalayuan mo yung mga taong nagtatambal sa Allah SWT. Man yu'ini hadha at-ta'rif, ta'rif al-Islam? Sino pwede mag-define ng Islam? Hatta wala bil-lughah.
kahit sa lugar, sa abasa tayo, mandyan rin. من يعرف ما هو تعريف الإسلام؟ نعم. إنه ماذا؟ الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنكار له للقاء والبراءة من الشرك وأهله. الله أكبر. نعم. طيب ما هي مراتب الدين؟ سامي الشيخ أنو يوم ما yung mga stages ng din, no? Level ng din. Maratib ng din. Maratib ng din. Maratib ng din talaga, man ya'rifa. Ang stage ng din yung ng ating religion ay tatlo. Man ya'rif ma hiya maratib ng din. Sino may alam sa inyo? Tatlong bagay na yun. Tatlong bagay na yun. Ano kaya ito? الإسلام الإيمان الإحسان تقدم أحسن الإسلام الإيمان والإيمان والإحسان فتح الله عليك نعم مراتب الدين تتلو unang-una ang Islam, pangalawang iman, pangatlo ang ihsan. Sabi ng Sheikh, nagdua siya para sa iyo, naway buksan ng Allah SWT, para sa iyo ang ilmu ng Allah. Okay. إذا مراتب ثلاثة إسلام وإيمان وإحسان. تتلون باتاي تتلون stages عندي. ما هي أركان الإسلام؟ أني يوم ما كنت شون الإسلام أني ما لا تعرف. هل دابت على نيو؟ من يعرف أركان الإسلام؟ إلى أن أركان الإسلام. والبقية ما أعرفها. أوي بات عندي نيو على؟ أركان الإسلام خمسة، نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فتح الله عليك، نعم. أن ركن الإسلام أما فتشون الإسلام أركان الإسلام أي لما؟ Una-una yung pagsyahada, pagsasaksi na walang Diyos na dapat sabay maliban sa Allah SWT at kanya, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta, at ang pagsasala, at ang pagbibigay ng zaka, at ang pagpupuasa o pag-ayon sa buwan ng Ramadan, at ang pagbibisita sa Makka sa pinatawag ng Hajj. Na'am. Man yu'id li hadha arkan? Khamsa. Sino pwedeng magsalita ng na isabihin niya ulit yung limang pagkakasyon na yan? Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Iqam as-salah wa ita'a az-zakah wa sawm ramadan wa hajj bayt illah. Tayyib. شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أنا أبي سبيل نا بساسسي نولم جوز نسبي من ابن الله شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من نفي وإثبات أم بساس بالطاغوت قبل الإيمان بالله نعم أم بساس شهادة بساسسي نولم جوز دapat nasabay maliban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sa paniwalaan natin dito ang dalawang bagay, nafi wal isbat, ang pagpapalayo o pagdinigate, no? Pagwawalang misa at pagpatitibay o pagpapaniwala o paniniwala. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Sabi ni Sheikh, nalimutan ko kanina, dapat magkukur tayo, dapat hindi natin paniwala ng tagot upang badal iman. Ay, anna kul ma'ubida min dunillah, ibadat mubago, nakfut kul ma'ubida min dunillah, wal mustahak ng ibadah, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Sheikh, walang dapat sabayin, hindi dapat sabayin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala, at dapat natin
ikukot o hindi natin paniwalaan ang lahat ng mga Diyos maliban sa Allah. In Allah, la ilaha illallah, min nafi wa isbat. So sabi niya, dapat natin ipindihin sa la ilaha illallah ang nafi wal isbat. La ilaha nafi ang jami' ma u'bad min dunillah, ay takfur bi kull ma u'bad min dunillah. Ang la ilaha, ang walang Diyos na dapat sabahin, ibig sabihin nito, ay ipagwawala mong bisa ang lahat ng mga Diyos maliban sa Allah SWT. Ibig sabihin nun, hindi ka maniniwala sa mga Diyos maliban sa Allah. Illa Allah, musbatan ang ibadah lillah wahdahu la syarika lah. Illa Allah, ibig sabihin ng maliban sa literal na meaning nito, illa Allah, maliban kay Allah, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng iyong ibadah, no? Pagsasamba ay para sa Allah lamang. Wa kadhalik wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ay an tuthbit lin nabiy alayhi salatu wassalam annahu bashar laysa lahu shay' min khasa'is ar-rububiyyah wa annahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam arsalallahu subhanahu wa ta'ala ila al-thaqalayn al-jinn wa al-ins. At ang pagsasaksi mo na walang na ang propeta Muhammad sa salisang sugo ng Allah SWT, ang ibig sabihin nito, ang propeta Muhammad sa salam, wala siyang katangian na katulad ng katangian ng Allah SWT. Wala siyang anumang katangian ng Allah SWT. Yan ang ibig sabihin nun. At paniwalaan mo na siya'y isang alipin ng Allah SWT at sugo ng Allah SWT mula sa Allah. Wa muqtada ash-shahada ang nuti'a ang Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi kul ma'amara bihi alayhi sallatu wassalam. Nah. Ang kagustuhan ng pagsasaksi mo ng kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay susundin mo ang lahat ng kagustuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nusaddiqu alayhi sallatu wassalam bi kul ma akhbara bihi. At paniniwalaan natin ang lahat ng binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ijtinab ma'anhu laha wa zajar. At iiwasan natin ang lahat ng bagay na pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat nating iwasan at iwanan. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara' ay illa bima ja'a an-nabi alaihi salatu wassalam. At hindi natin sasabihin ng Allah Subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa pamamaraan o pamamaraan na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay annana nufrid Allah subhanahu wa ta'ala bil tawhid. Ay ibig sabihin nun, iisahin natin Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtawhid. Wal Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba. At ang iisahin natin din ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Na'am. Tayyib. الثاني الركن الثاني من اركان الاسلام اقام الصلاه اي صلاه ang pangalawang rukun ng Islam o pundasyon ng Islam ang pagpapatindig ng sala. Ma ya salat allati ano ba yung sala Allah subhanahu wa ta'ala alayna, man ya'lam ano yung sala na niwajib na ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, sino ba yan? Nah, salat al-fajr wal-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha. Nah. Sabi niya, ang sala na winajib ng Allah Subhanahu wa ta'ala, inobligan ng Allah Subhanahu wa ta'ala para sa atin, unang-una salat al-fajr, pangalawa salat al-dhuhr, asar, maghrib wal-'isha. Nah. Tayyib. Ita' zakat. Pagbibigay ng zakat. Yung kamanggawa o yung obligasyon na isang taong mayaman. At saka, ano zakat mal? Ang pagzazaka ay yung pagzazaka ng ari-arian natin. O zakat badan? O pagzazaka. Wala yung zakat al-fitr? O yung pagzazaka para sa sarili natin, ito yung taon na zakat al-fitr sa buwan ng Ramadan. Na. Thumma ba'da hala, siyam shahar Ramadan. At susunod dito ay yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wa hajju baitillahi al-haram liman istata' ilayhi sabila. At susunod din ay yung pagbibisita sa Makkah
sa sino mang may kaya. Naam, man yadkhuli aw kan al-iman. Sino magbabanggit para sa akin kung ano yung mga rukun ng iman? Kam adad aw kan al-iman? Ilan ba ang rukun ng iman? Kam? Sita. Ang kan al-iman, anim. Antum mina billah. Paniniwala sa Allah Ta'ala. Antum mina billah. Wa malaikatin. Pangalawa. Wa kutubin. Wa rusulin. Wa yawmin akhir. Wa tu'man bil qadar khairin wa shar. Pangalawa, paniniwala sa mga malaikat niya. Mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At parapat paniniwala sa mga kanya, sa mga libro niya. At ang panglima, ang paniniwala sa huling araw. At ang pang-anin, paniniwala sa mga bagay na tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging mabuti man to o masama. Okay. Al-Iman Billah wa Malaikatih wa kutubih wa rusulih wa yawm al-akhir wa tu'min bil qadar khairihi wa sharri. Fatiha ma'al. Naam. Tayyib. Al-Ihsan. Pangatlo, al-Ihsan. Magpapabuti. Al-Ihsan huwa ruknun wahid. Ang Ihsan, isang pundasyon ng siya. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Ito yung magsasakbaka sa Allah Ta'ala para bagang nakikita mo Allah. Ibadat, rahba, wa hub, wa shawq fi ma'inda Allah. Ito yung pagsasala mo o yung pag-ibada mo dahil sa gusto mo Allah, minamahal mo Allah Subhanahu wa Ta'ala at lahat ng mga nandun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi al-martaba al-ula, maratib al-ihsan. Ito yung una. Ta'bud Allah ka'annaka tara, ibadat, rahba, wa hub, wa shawq fi ma'inda Allah. Ito yung unang martaba, ito yung unang stage sa pagsasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung parang bagang nakikita mo Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsasamba mo. Kaya lang tastati ang usul ila hadha al-martaba la yumkin laka an takhruj an martaba al-thaniya fa in lam takun tara fa innahu yaraka ibadat khawf wa hawa wa tusamma ibadat al-muraqaba. Na kung hindi mo makaya yung isang yung pinakamataas na stage ng ihsan dito ka sa pangalawang level ng ihsan, ito yung tinatawag na pagsasama sa Allah Ta'ala dahil sa natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at isipin mo na ang Allah Ta'ala ay nakikita ka. Ma huwa al-iman inda al-sunnah wa jama'ah? Ano ang ibig sabihin ng iman sa ayon sa al-sunnah wa jama'ah? Man ya'rif ta'rif al-iman inda al-sunnah wa jama'ah? Sino may alam sa inyo sino may alam ng kahulugan ng iman ayon sa pagkakaintindi ng Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-iman inda Ahlus Sunnah wal Jamaah ja'alallahu iyyakum minhum. Ang iman ayon sa Ahlus Sunnah wal Jamaah naway gawin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kabilang sa mga tao na ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Qawlun bil lisan. Ito yung pagsasalita ng mga ating dila. Wa'tiqadun bil qalb. At paniniwala ng ating puso. Wa'amal al qalb wal jawarih. At pagsasagawa ng ating katawan at ang ating puso. Yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. At ito'y nalalagdagan sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito'y kulang siya, no? Nagiging kulang siya dahil sa pagsasalungat sa paggawa ng maasiya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qawlan bil lisan. Ito yung pagsasalita sa pamamagitan ng ating dila. Wa'tiqadun bil qalb. At paniniwala ng ating puso. Wa'amal al qalb wal jawarih. At pagsasagawa ng ating puso at ating katawan. Yazidu bil ta'ah. Ito'y nagdadagdagan sa pamamagitan ng pagtaa. Wa yanqus bil ma'siyah. At nagiging kulang siya
kapag siya'y, kapag tayo'y nagmamasya sa Allah SWT. إذا لابد في تعريف الإيمان من أمور خمسة قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. So, ang ibig sabihin ng iman, dapat mong intindihin dito ang limang bagay. Dapat salita, paniwalaan ng puso, gawain ng puso, at pang-apat, nadadagdagan, at pang-lima ay ito'y namamayusan siya, nababawasan. Nah, idan, hala wa ta'rif al-iman dahil sunna At ito yung kahulugan ng iman ayon sa sunna wal jamaa. Okay. Ash-shirk yanqasim ila qismain. Shirk akbar wa shirk asghar. Sabi ng Sheikh, ang shirk ay nauuri sa dalawang uri. Nahati sa dalawang uri, ito yung shirk na pinakamalaki o shirk al-akbar at pangalawa, shirk na maliit. من يذكر لي امثله على الشرك الاكبر sino magkakapagbanggit sa shirk ang mga halimbawa ng shirk akbar amthila ala shirk akbar mga halimbawa ng shirk akbar sino pwede mong magbanggit قلنا بما تقدم اذا كنت لا تعرف الشرك قد تقع عليه ثلاثه sinabi ng shirk kanina kapag hindi mo alam ang shirk nagagawa mo na pala ang shirk hindi mo pa alam dahil sa hindi mo alam ang shirk أمثلة على الشرك الأكبر. على gusto ng Sheikh ngayon na magbanggit tayo ng mga halimbawa ng Sheikh Akbar. Bisa na tao. عبادة غير الله. أي عبادة؟ صرف أي عبادة لغير الله فهذا شرك أكبر. Ang isa sa mga halimbawa ng Sheikh Akbar ay yung pagsasagba maliban sa Allah SWT. Ano mang ibada pag binigay mo siya maliban sa Allah Subhanahu wa taala ang tawag ng sa gawain nito ay shirk akbar malaking shirk tawag tayo na'am misal ala shirk akbar misal may example shirk akbar sacrifice يقول الشيخ الذبح الذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح لأصحاب القبور الذبح للجن نعم ang pag sacrifice no pag offer ka ng sacrifice maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala dahil sa minamahal mo yung mga tao yung gaya ng mga jin ito ay shirk ul akbar an-nadhar li ghayri Allah an-nadhar li ghayri Allah yung magpa-promise ka maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala ito ay shirk ul akbar Mahabbat ghayr Allah ka mahabbatillah. Ang pagmamahal maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala gaya ng pagmamahal mo sa Allah Ta'ala ito ay shirk ul akbar. Maraming shirk. Yaqaf min ghayrillah kama khaf min Allah. Natatakot tayo maliban sa Allah gaya ng pagkatakot namin kay Allah. Shirk akbar din. Tayyib, amthila 'ala ash-shirk al-asghar. Ano mga halimbawa ng shirk al-asghar? الرياء una riya pag-show pagpapakita ng gawain الحلف بغير الله pangalawa ito yung pagsusumpa mo maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala qawl ma sha Allah wa shi at isa pa sa mga example yung magsasalita ka kagustuhan ng Allah Ta'ala at kagustuhan ni niya pero hindi pwede ila mat إنسان نسأل الله السلامة العافية على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدا هنا نعم ang tao pag namatay siya at ginagawa niyang shirk akbar yung shirk na malaki pagtatambal na malaki siya'y mananatili forever sa impyerno ng Allah Subhanahu wa ta'ala wa idha mata nasal Allah salam al-afi ala shirk al-asghar yu'adhab biqadr shirkihi thumma yadkhul al-jannah pag namatay naman ang isang tao sa shirk ul asghar, sa shirk na maliit, no? Papausuhan siya ng Allah Subhanahu wa ta'ala ayon sa pagsisirik niya, ayon sa pagtatambal niya sa Allah Subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi siya mananatili sa impyerno, makakalabas din siya sa impyerno. Ala ay i'tibar, la bud an nahdhar min ash-shirk sawa kan akbar aw asghar. Na'am.
Malaking shirk man to, o mapaliit, mapamaliit, dapat natin katakutan o iwasan ang shirk nito, ang gawain nito. Inaadaman insa di waktok bal nito min shirk, so ang kahat pa asa. Hal yukbal min ang tawba o la? Tanong ko siya, kapag isang tao, nagtawba siya, nagbalik loob siya sa Allah SWT sa oras na pwede pa magbalik loob. Gumagawa siya ng shirk akbar at nakagawa siya ng shirk akbar at shirk na maliit. Ano, tatanggapin bang tawba niya o hindi? Ano yan? Sino mela? Naam. Oo. Kuli a'ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sinabi ng Allah SWT, o kayong mga alipin ko, yung napasobra nila na ang gawain ng kasalanan para sa Allah SWT, huwag kayong mawalan ng pag-asa ng Allah SWT, sapagkat ang Allah SWT ay papawalan niya ng ipo-forgive niya ang lahat ng mga kasalanan. Na. Tayo, man yu'id li hala ladhi akhazna? Ta'rif al-Islam. Sino pwede mag-ulit, no? Magsalita ulit? Bagitin niya ulit yung mga nakuha natin gaya ng definition ng Islam. Man al-Muslim? Al-Muslim wala di arif ma hawa al-Islam. Ang Muslim, siya ang may alam ng Islam. Anong Islam? Na. Ta'rif al-Islam. Ta'rif al-Islam. Anong ta'rif definition ng Islam? Ano? Tayo pa. Maahad at tatalam. Tatalam ako. Ang magsasalita lang yung tatayo. Walang magsasalita maliban sa kanya. Maawal Islam. Anong Islam? Huwa al-istislam lillahi bitawhid. Ito yung pagsusumiti sa Allah SWT sa pamamagitan ng pagtawhid. Walang kayaan ilaw ng ta'a. At pagsusunod sa Allah SWT sa pamamagitan ng ta'a. Walang bara'a min ash-shirk. At paglalayo sa gawaing shirk at mga tao nagtatambal sa Allah SWT. Na'am, ma'ya maratib ad-din. Ano yung mga stages ng reliyon natin? Qul na maratib ad-din dalala, ma'ya. Sinabi natin kanina yung stages ng Islam ay tatlo. Maratib ad-din dalala, man ya'rif ma? Ang, na. Na. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Ang marami ko din, ang stages ng reliyon ay tatlo. Islam, pang-una, pangalawa, iman, pananampalataya, pangatlo, al-Ihsan, paggagawa ng mabuti. Ang kanan ng Islam. Ano yung mga pundasyon ng Islam? Na. Khamsa wa ni. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Na. Khamsa salat. Khamsa salat. Khamsa zakat. Wa ikai zakat. Ramadan. Siyam. Siyam Ramadan. Hajj baitullah al-haram. Masifah alayhi sabih. Na. Yun ang rukun ng Islam, pagsa, pagsasaksi na walang Diyos na kasabayin manitin ng Allah, pagsasambayan, pagsasala, pagbibigay ng zakat, pag-aayos sa buwan ng Ramadan, at pagbibisita sa Makka, na sino may kaya. Ma ma'na shahadat an la ilaha illallah? Ano ibig sabihin na shahadat an la ilaha illallah? Pagsasaksi na walang dapat sabayin maniban ng Allah. Ma'na shahadat an la ilaha illa Allah. Na'am. Shahadat an la ilaha illa Allah. Ano yung shahadat? Na'am. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Yani kul ma'uwida min duni Allah, ibadatu batila. Takfur min jami' ma'bud min duni Allah. Tuthbit al-ibada illa wahdahu la sharika lah. Na'am. Hindi sabihin ng La ilaha illallah ay lahat ng mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah SWT hindi natin dapat sabahin. At ang Allah SWT lamang dapat natin sasabihin.
إن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات. Ang la ilaha illallah dapat may dalawang bagay na dapat natin tindihin niya. Ang nabi, ang pagpapawalang visa sa lahat ng maliban sa Allah SWT at paniniwala natin isbahat sa o pagbibigay natin ng pagsasamba para sa Allah SWT. La ilaha nafiyan jami' ma'bud min dunillah. Ang la ilaha bibigyan mo na walang pagpapawalang visa mo sa mga Diyos maliban sa Allah SWT. Inna Allah musbitan ibadah la wahdahu la sharika lah. At ang ilallah, ibig sabihin ng ilallah, pagtitibayan mo ang mga lahat ng iyong gawain o ibada para sa Allah SWT. Naam. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. Ma ma'na wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. Ano ibig sabihin na pagsasaksi mo na si Muhammad ay sugo ng Allah SWT? Ano ibig sabihin na? Man ya'ay. Sino mo yan na? Ba'atuh bima amar wa tasdiq bima akhbar wa ijtina ma'ana wa sajar wa la yu'bad Allah illa bima syara. Ang ibig sabihin na pagsasaksi na wala na si Muhammad ay sugo ng Allah Ta'ala ay susundin mo ang lahat ng pinag-utos ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paniniwalaan mo lahat ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pangatlo ay iiwasan mo lahat ng pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng pangapat ay ito'y hindi ka magsasamba sa Allah Ta'ala maliban na lamang ayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب وما هو تعريف الايمان عند السنه والجماعه؟ Ano ibig sabihin ng iman ayon sa Ahlussunnah wal Jamaah? Al-iman huwa qawlun bil lisan, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa i'tiqadun bil qalb, wa 'amalan bil jawarih, wa 'amalan al qalb wal jawarih. Aw al-iman huwa qawlun wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Qawl wa 'amal wa i'tiqad yazid wa yanqus. Ang iman, ito yung pagsasabi mo, no? Pagbibigkas mo. Pangalawa, paniniwala ng iyong puso. Pangatlo, pagsasagawa. Gawain ng puso at gawain ng katawan. At ang pangapat, ang iman ay nadadagdagan. At ang panglima, ang iman ay nababawasan din. Thumma, dakarna ng al-ihsan. Al-ihsan, kamrukh. Binagin din natin ang ihsan. Bilang ang pundasyon ng Islam, ang ihsan. Ang ihsan rukun wahid. Ang ihsan, isang rukun lang siya. Wa tahta hadha rukun imma ibadah. Kana iktara, ibadah raghaba wa hubb wa shauq bima 'inda Allah. Fa in lam tasil hadha al-martaba la takhruj 'an al-martaba al-thaniya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ibadah khawf wa harab wa tusamma 'ibadah al-muraqab. Na'am. Na, sabi ng Sheikh, ang ihsan, ito yung isang rukun lang siya, pero sa baba niya ito may dalawang bagay. Una, ibada muna, ragba, dahil sa minamahal mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bang nakikita mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung hindi man magawa mo, maabot mo isang ang level nito, huwag kang bumaba sa second na level. Ibadat ul hope, tawag ito yung pagsasamba na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi mo man nakita, hindi mo man parang nakikita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakikita ka. Okay. Allah alam, nagtabi bi hadha al-muqta. Allah alam, sallallahu alaihi wa sallam. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakaalam sa lahat.